Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Isang mabiyayang pagninilay pong muli sa inyo mga kapatid, saan man kayo naroon. Naway abutin muli tayo ng kapayapaan at biyaya ng Diyos. Lalo na yung mga nasa abroad, mga kapatid, na huwag po kayong mabalisa sapagkat yan ang ating pagninilayan ngayon. Amen po. Kaya muli, tayo po yung magkaisa. Bukas po muli natin yung ating mga puso para malaya makapangusap sa atin ng ating Panginoon. Amen po. Anyayahan natin ang Espiritong Banal para siya ang mangusap sa atin, siya ang mag-lead sa atin, siya rin magpaliwanag sa atin, pang walang masayang ng sandali. Amen po. At hayaan natin na talagang kausapin tayo ng Panginoon. Amen? Lalo yung mga nababalisa dyan, makinig kayong mabuti sapagkat ito'y napakaganda para sa ating lahat. Amen? Okay. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glorify the name of the Lord. Glorify the name of Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat, muli kaming dumudulog sa iyong kabanal-banalang trono. Ipapakumbaba po kami, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, walang mabubuhay nang wala ang tulong mo. Lahat ng kailangan ng iyong mga nilikha ay nasa palad mo, nasa kamay mo, Panginoon, lalo ng aming mga tagumpay at ang aming mga kahilingan, O Diyos. Ama, dalangin namin na sa pagninilay namin ito muli ang habagatawa mo sa amin, anuman po ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, patawad mo po ito sa amin at ipagindapatin mo kami muli sa presensya mo, Lord. Holy Spirit, halina nga po at kayo po'y mangusap sa amin. Turuan niyo po kami, liwanagan niyo po kami ng katotohanan upang, Lord, matunto namin ang landas na kalooban mo. At inaangkin po namin muli ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, Panginoon, ang iyong pagpapagaling sa mga may karamdaman, solusyon sa mga may problema, kalayaan sa mga naghahanap nito, kapayapaan, of course, sa mga nagugulumihanan. At Lord, yung mga pangangailangan, Ama, nananalig po kaming sa pakikinig pa lamang namin, sa pagninilay pa lamang namin, Panginoon, ikalulugod mo na ito at tutugunin mo na ang aming mga pangangailangan dahil ikaw ay mabuti. Kaya naman, ngayon pa lamang, kami po'y nagpapasalamat na po sa lahat ng iyong gagawin. In Jesus' name, Amen, and Amen, and Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, Amen. Praise God, praise Jesus, praise the Holy Spirit. Purihin ang Panginoon. Okay, mga kapatid ko sa Panginoon, tayo po ay muli magnilay. Amen. At bago tayo magpatuloy, ay ako'y labis na nagpapasalamat po sa lahat ng patuloy na nakikipagnilay sa akin every time na ganito ang oras at panahon, mga kapatid. At nawa, i-share nyo din po yung, yung video na ito, lalo na doon sa mga nababalisa. Yan, maraming nababalisa ngayon. Kung kayo po hindi pa nakakasubscribe, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, BRO.DingAlban. At review tayo pag may time, yung ating mga nakalipas na mga pinag-aralan, mga videos natin. At of course, ihanda niyo po yung ating tubig. Yan, yan yung magamit ni Lord diyan na pag nabasbasan niya ni Lord ay manalig po tayo. Wala pong imposible sa Panginoon. Pwede niyang kasangkapanin yan upang sa gayon maging kagalingan ng mga may karamdaman o kaya naman kapayapaan doon sa wala, doon sa naghahanap noon. At yung doon sa hindi makatulog, ay nako, ayan po ang ginagawa kong pagpatulog. Pagka ako hindi makatulog, ay talaga naman ang Panginoon ay gumagawa talaga ng kababalagan. Talagang ang Panginoon ay lahat pwedeng gawin eh. Walang imposible talaga sa Kanya. Amen. Manalig lang tayo, magtiwala lang tayo na maaari niyang gamitin ang anumang gusto niyang gamitin. Amen po. Okay. Ang isi-share ko po sa inyo, mga kapatid, ay ito. Sa Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Amen? Okay. So, atin po itong tunghayan. At dito pala may namnamina natin, mga kapatid. Namnamina natin yung mensahe, yung katas. Hallelujah.
Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Buksan mo nga kami, Panginoon. Buksan mo nga ang aming puso at isipan. Okay, mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdanin niyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani. No, ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangian ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sakalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya? Kaya't huwag kayong mag-alala o baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag na ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Praise God. Praise Jesus. Okay, sino sa atin ang nababalisa? Sino sa atin ang ngayon ay kinakabahan at ang dami-daming iniisip? Kaya itong mensahe ng Panginoon ay atin pong papamagatan na bawal ang mabalisa. Yan, bawal yan. Bakit? Hey, sinabi ni Lord dyan eh. Amen po. Okay. So, bawal ang mabalisa. Ngumiti tayo, ngumiti. God is good all the time. Tandaan po natin yan. He is good. He is good more than pa do sa ating iniisip. Amen? Okay. So, ano ba, bakit pinagbabawal ni Lord yung pagkabalisa? Bakit bawal kaya yan? Unang-una mga kapatid, kaya ayaw niya tayo nababalisa sapagkat, mga kapatid, may mga effect ito sa atin. May mga nagaganap sa atin kapag tayo nababalisa. Totoo po yan, okay. May mga pinakita sa akin na epekto eh. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Kaya dapat tayo, iwasan natin mabalisa. Iwasan natin yan. Wala pong maidudulot na mabuti sa atin yan. Walang maidudulot na mabuti. Lahat ng dudulot yan, masama. Ang katunayan, kasalanan. Kasalanan yan, yung mabalisa. Tingnan niyo sabi dito, sa Philippians 4:6, sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ang liwanag, ano? Utos yan, sabi ng Panginoon. Kapag ang utos ay sinuway, aba, lumalabag ka sa kautusan. Bawal. Kaya bawal yung mabalisa. Sapagkat sinabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. O lahat yan. Tungkol sa anumang bagay daw, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Amen? Kaya doon sa ating binasa kanina, sabi doon, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin o
at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susutin ng inyong katawan. Ang pinag-uusapan dito yung buhay. Ano man daw ikababalisa natin para tayo mabuhay, ay huwag natin kabalisa. Bawal yan. Bawal yan sa Lord. Sa mundo, hindi bawal yan. Sa mga taong hindi talaga ganap na tinanggap ang Panginoon at yung relasyon niya ay mabuhay sa Panginoon, ay hindi bawal yan. Pero pagka ikaw, tinanggap mo na ikaw ay anak ng Diyos, tinanggap mo na ikaw ay mananampalataya, nananalig ka sa Panginoon, aba, bawal na po ang mabalisa. Amen? So, bakit? Sapagkat, una nga, ay sinusuway natin ang kanyang utos. Ayaw ng Diyos na sinusuway natin ang utos niya. Ang sabi niya, ulitin ko yung Philippians chapter 4, verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. So, utos yan na huwag tayong mabalisa. Amen? Pangalawa, kaya pinagbabawal ni Lord dyan, ay ito eh, sinisira natin ang ating relasyon sa Diyos. Nasisira kasi yung ating relasyon sa Panginoon. Diba? Ano ba nagbubuklod sa isang relasyon? Diba? Pagmamahal, pag-ibig. Amen po? Pag-ibig, sabi nga sa Colossians chapter 3, verse 14, at higit sa lahat, taglayinin nyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Yung relasyon, yun yung buklod ng pagmamahalan. Amen? Habang may pagmamahal, tandaan po niyan, hindi masisira yung, hindi magwawakas yung pagmamahalan. But kapag pumasok na yung pag-aalinlangan, yan, kawalang tiwala. Diba? Pagka tayo ay nababalisa, nawawala yung tiwala natin sa Panginoon. Tingnan nyo, kapag ang relasyon ng dalawang nagmamahalan ay pumasok na yung pagdududa, pag-aalinlangan, amen, kawalang tiwala na sa kanyang minamahal, ay nasisira po yung relasyon. Amen? Nasisira lang relasyon. Kaya ay tayo pa naman, inutusan ng Panginoon, nilikha tayo para maging lovers. Amen? Ang relasyon na, para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos na being lovers, di ba? Nagmamahal ang Diyos sa atin, tayo naman dapat nagmamahal din sa Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng pagkabalisa, nagkakaroon ng lamat yung relasyon na yan. Kasi yung kabalisahan, mga kapatid, ay pagdududa sa kakayahan ng Diyos, pagdududa sa mga ipinangako ng Panginoon. Amen? Tingnan nyo, kapag kayo, halimbawa, yung mag-asawa, nagdududa dun sa pangako ng isa't isa sa sinumpaan nila sa dambana, di ba? Unti-unti, lumalabnaw yung pagmamahalan nila, lumalabnaw yung kanilang relasyon, hanggang sa bandang huli, nasira na talaga ang relasyon. Ano ang ugat noon? Nagduda. Amen? Nawala ng tiwala. Ganyan tayo, mga kapatid. Kapag nawawalan tayo ng tiwala, syempre, ang papasok diyan, pagdududa. At kapag ang nagdududa tayo, hindi natin nakikita yung pagdududa, pero yung kabalisahan natin, yun na nagpapatunay na tayo nawawalan na ng tiwala sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Di ba? Yun, nananatili yung pag-ibig kapag may pagtitiwala. Pero kapag nawawala ng pagtitiwala, mga kapatid, pumapasok na yung pag-aalinlangan, papasok na yung kabalisahan. Amen? Doon na nasisira yung pag-ibig na siyang nagbubuklod sa isang relasyon. Amen? At ang relasyon yan ay dapat na iniuukol natin sa Panginoon. Dapat hindi nasisira yon. Maliwanag po. Pangatlo, tandaan po natin, kapag tayo nababalisa, itinutulak tayo sa iba pang kasalanan. Katulad po nung nangyari kay Pedro. Natatandaan nyo, nung si Jesus ay bago dakpin, bago siya hulihin, bago siya ipagkanulo nitong si Judas, di ba? Mga kapatid, itong si Pedro, sinabi na niya na siya ipagkakanulo, siya ay pahihirapan ng mga sundalo hanggang sa mamatay. Amen?
Pero ang sabi nito si Pedro, bago mangyari yung sinasabi pa lamang niya, kumbaga sa ano, pinipredict pa lamang ni Jesus yung mangyayari sa kanya, sabi niya, "Oh Lord, hindi ako papayag niyan. Talaga, magkamataya na, ialay ko ang aking buhay, sasama ko, hindi ako papayag na gawin sa iyo yun." Sabi ng Panginoon, "We, tandaan mo ito Pedro, ha? Mamayang gabi, sa madaling araw, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo na akong itatatwa." Amen? Sabi ng Panginoon kay Pedro. Amen po. Eto na nga. So, yung si Pedro, anong dakpin na si Jesus, naku, nagkaripasan na yung mga ano. Natakot na yung lahat sila. Baka madamay na iniwan nila si Jesus, nag-iisa si Jesus. Amen po. Pero ito si Pedro, ang ginawa ni Pedro, sunod-sunod pa rin, patago-tago lang. Tumatago siya. Sinusubaybayan niya kung saan dadalhin si Jesus. Amen? Pero pagdating nga doon sa lugar na kung saan ay naroon yung mga tao na dinala si Jesus doon sa parang uusigin eh. Yung tawag doon na sesentensyahan, ano? Kumbaga sa ano ay dadalhin sa korte. Parang ganun, ano? Susunod-sunod siya. No? Pero may nakapansin sa kanya, sabi sa kanya, "Hindi ba ikaw ikasama rin nung ni Jesus na taga Galilea? Huh? Yung hinuli?" Sabi, hindi ko kilala yun." No, talag, sumumpa pa siya. "Ah, naku, kumbaga sa ating mga, yung expression natin dito sa Pilipinas, ah, mamatayin na, pero hindi ko kilala yan. Yun, ganun ang sinabi ni Pedro, mga kapatid. Bakit? Natatakot siyang madamay. Natatakot din siya na siya ay maparusahan din, mahatulan din. Amen? O, tingnan nyo. Tapos, tatlong beses niyang itinatwa, tatlong beses siyang binalikan ng babae na nakakilala sa kanya, na namukhaan siya, na siya kasama ni Jesus. Alam nyo, mga kapatid, mamaya-maya, after that 3 consecutive denials, mga kapatid ko sa Panginoon, bigla na lamang tumilaok ang manok. Napahiya itong si Pedro. Napahiya siya. Tingnan nyo, bakit siya, di ba ang pagsisinungaling ay kasalanan? Ang pagtatatwa sa Panginoon ay kasalanan. Pero sa nagsimula yon, nung natakot siya. Natakot siyang madamay, natakot siyang gapusin din, natakot siyang parusahan din. Di ba? Amen po. Kaya mapapansin nyo, kahit sa normal natin pamumuhay, tandaan po natin, kapag pumasok na ang kabalisahan, susunod na diyan yung pwede na tayong, mas madali na tayong magkasala, magsinungaling, gumawa ng kung anong diskarte na hindi kalooban ng Panginoon, kasi dahil doon sa tayo natatakot o nababalisa. Kaya sa harapan ng Panginoon, bawal ang mabalisa. Amen? Okay, mamaya pag-aaralan natin kung paano natin mapagtatagumpayan yung kabalisahan niyan, yung mga takot-takot na yan, mga pangamba na yan, yung mga kabalisahan, mga agam-agam natin, mga yung mga kinatatakutan natin. Amen? Okay, pangatlo, ito mga kapatid, pangapat pala, kapag tayo nababalisa, nagbibigay tayo ng masamang impluwensya sa mga nakapaligid sa atin. O, di ba? Ang dapat na iniimpluwensya natin sa mga nakapaligid sa atin ay lakas ng loob. Dapat nagpapatatag tayo sa kanila. Pero tingnan nyo mga kapatid, sa isang pamilya, lalo ng ama ng tahanan, ha? Kapag ang ama ng tahanan, tandaan po natin, kapag ang ama ng tahanan na dapat ay siyang sinasandal, hinuhugutan ng lakas ng kanyang buong pamilya, yun pa ang kinabahan, yun pa ang natakot, yun pa ang nabalisa, apektado ang kanyang buong pamilya. Amen? Pananagutan mo yan. Oh, amen? Sabi ng Panginoon nga eh, kapag ikaw naging dahilan ng pagkakasala ng iba, ay nako, malaking pananagutan mo sa Panginoon niya. Kasi ang tungkulin natin, magpalakas sa isa't isa. Tingnan niyo, sabi ng Panginoon dito. Sa Romans chapter 15, verse 2, sabi dito, "Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas." Oh, sikapin daw nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas, hindi sa kanyang ikahihina. Ngayon, kung tayong
unang-unang nababaliw sa lalo yung nanay. Nako, kadalasan yung mga nanay, nako, mga kapatid ko sa Panginoon. Kadalasan yan ang unang-una. Ay tandaan natin, ay ang ating mga anak, lalo na kapag ka bata pa mga anak, sa atin yan sumasandal, sa atin yan talaga humahanap ng lakas, humuhugot ng lakas. Pero kung tayo mismo ang nababalisa, ang nahihintakutan, ang nagugulumihanan, mga kapatid, ang laki ng impact niyan sa mga taong sumasandal sa atin, sa mga taong dumidepende sa atin. At pananagutan natin niya. Kaya sa Panginoon, bawal talaga eh. Bawal ang mabalisa. Bakit? Kasi nga makakahawa yan. Mahahawahan mo yung mga taong dapat eh, ini-influensyan mo ng lakas, ng encouragement, ng courage, mga kapatid, ay sa halip na yun ang i-influence natin, ang ihawa natin, ang naiihawa natin ay takot, pangamba, at yan ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Dapat tayo nagiging kalakasan ng mga taong inilapit sa atin ng Panginoon. Klaro po ba, mga kapatid? Oh, kaya bawal kay Lord na nababalisa. Amen. Okay, panlima ito. Tandaan po natin, tandaan natin, ang taong nababalisa, ayon sa medical science, ay mas madaling magkasakit kaysa mga taong masasaya ang kalooban. Amen. Kaya nga sabi sa Bible eh, yung daw masayahing tao eh, anong tawag dito? Madali, kung may karamdaman, madaling gumaling eh. Pero yung tao na lagi na lang may takot, may pangamba, may kabalisahan, tandaan po natin, mas prone yan sa mga karamdaman, sa mga sakit. Ang daling pasukin ng virus. Parang bukas na bukas yung mga pores natin para pumasok yung virus. Amen po. At hindi lang eh, doon mismo sa kalooban natin, yung bang hindi nagiging normal yung circulation ng dugo natin. Kaya nagkakaroon ng trouble doon sa loob natin, sa doon sa daluyan ng dugo natin. At sometimes, mga kapatid, yun nga ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Ay sabi naman Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon eh, sa 1 Corinthians chapter 3, sabi doon ay, parurusahan daw ng Panginoon ang magwasak ng templong ito. Itong katawan kasi natin, templo ng Espiritu Santo. Kaya dapat pinalalakas natin, inaalagaan natin yan. Amen? Dapat ay pinuproteksyon na natin yan. Para sa gayon, ay maging malusog ang ating katawan. Pero kung tayo ay nababalisa, tayo ang nagiging dahilan kung bakit ang katawang ito madaling magkasakit. Klaro po ba, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, tandaan natin, ang ating katawan ay regalo sa atin ng Panginoon. Gift yan. Blessing yan sa atin ni Lord. Amen? Kaya, kapag hindi natin inaalagaan yan sa pamamagitan lang ng walang bayad, ano yun? Yung ngingiti ka, yung ikaw ay papanatag. Amen? At aalisin mo ang lahat ng mga kaba mo, mga kabalisahan mo. And then, gagawin mo yung kalooban ng Panginoon, tandaan po natin, yun doon pa lamang, ibibless na tayo ng Panginoon. Makakaiwas na tayo sa maraming karamdaman na dapat sana papasok sa atin. Sapagkat, sabi ko nga, ulitin ko po sa inyo, ha, nakakahina ng immune system yan. Amen? Okay. Now, eto. Paano natin mapagtatagumpayan ang pagkabalisa? Yan. Paano? Wala naman taong hindi dadaanan niyan eh. Pero kailangan nating mapagtagumpayan. Amen. Para hindi tayo makonquer niyan eh. Kapag tayo, tinalo niyan eh. Sabi ko nga sa inyo, ang dami ng epekto. Ang dami ng pwedeng mangyaring pangit. Kaya kailangan natin, mapagtagumpayan natin yung kabalisa na yan. Maging panatag tayo. Maging matibay tayo. Maging courageous tayo. Amen? Yung kumbaga sa ano yung mananagumpay. Bakit? Eh kasi, kaya nga, napagtagumpayan ng Lord lahat yan eh. Tingnan nyo mga kapatid ha. So ang unang gagawin ito, para tayo ay mapagtagumpayan natin yung kabalisahan, sapagkat bawal nga yan. Amen? Ito, manalangin. Manalangin. Ibig sabihin, pray. Alam ninyo, lahat ng mga mananagumpay sa Bible, lahat ng mga nagtagumpay sa kanilang mga kabalisahan, sa kanilang mga takot, ay yung mga
mga lingkod ng Panginoon na prayerful. Totoo po yan, basahin nyo sa Bible. Lahat ng mga mananagumpay na karakter diyan sa Bible or sa history ng ating simbahan ay, lalo na yung mga banal, mga dineclare na sa simbahan natin ng mga santo, lahat dyan, prayerful yan. Yun ang nagbibigay sa kanilang lakas. Amen? Tingnan nyo sabi ng Panginoon, pakinggan nyo mabuti. Sabi, Philippians 4, chapter 4, verses 6 to 7. Huwag kayong mabalisa. Tingnan nyo, bawal nga eh. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. O, tingnan nyo. Pag nag-pray pala, mayroong grace na dumarating sa atin, yung kapayapaan hindi kayang ipaliwanag. Amen? May grace na darating sa atin pag nag-pray tayo. At kapag tayo nagpe-pray, tandaan natin, hindi kung ano-ano yung, hindi yung hihingin mo kagad ng solusyon doon sa problema mo, o kaya naman yung sa pangangailangan, hindi yun. Ang hingin natin ito, kasi may mga pagkakataon mga kapatid na ipinapahintulot yung mga ganung bagay, yung mga problema ngayon for a certain purpose. Si Lord kasi laging may plano eh. Meron siya laging magandang intention. Meron lagi siyang magandang purpose kung bakit niya inaallow yung mga bagay na hindi natin gusto. Amen. Kaya dapat prayerful tayo. At ang laman dapat lang, ang una nating hihingin sa Panginoon ay ito. Hindi kung ano-ano ang hihingin natin, ito ang ating unang hihingin. Unang-unang hihingin natin yung Holy Spirit. Amen. Holy Spirit. Tandaan po natin. Sabi dito, Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makatatagpo. Kumato kayo at kayo bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at ang bawat humahanap ay makatatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So, hihingi natin, hihingi tayo. Anong hihingi natin? Sabi sa Luke chapter 11, verse 13. Pakinggan nyo mabuti ito. Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyo, sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit. Na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. So, ang hihingi natin, unang-una sa lahat, kapag tayo nababalisa, mga kapatid, kung pumapasok yung nagtatangkang pumasok, pagharian tayo ng kabalisahan, pipray tayo, pray. At anong ipipray natin? Bigyan tayo ng Espiritu Santo. Amen? Bakit? Ano? Bakit Espiritu Santo ang sinabi ng Panginoon na yun ang hingin natin? Yun ang ibibigay sa atin? Eto, mga kapatid. Kasi ang Espiritu Santo, tutulungan tayo sa ating kahinaan sa pananalangin. May mga tao, di ba? Ganito eh. Nagpipray na, lalo pang natatakot. Tama? Bakit? Hey, kasi hindi ang hiningi muna, Holy Spirit. Holy Spirit muna ang hingin natin. Amen? Para pag dumating na sa atin ng Holy Spirit, ano ang gagawin ng Holy Spirit sa atin? Sabi dito, Romans chapter 8 verse 26. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. O, may mga prayer tayong hindi tayo marunong, iba ang napipray natin. Pero sino ba ang nakakaalam ng higit na kailangan natin at higit na makakabuti sa atin? Ang Holy Spirit, syempre. Bakit? Sabi nito, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. O yan. Ang galing, ano? Tingnan niyo ha. Mayroon, halimbawa, mayroong problema o yung bad situation, mga kapatid, ang pag tayo ay dumaraan sa ganun at papasok na yung kabalisahan, ang gagawin natin, pray kaagad. Amen? At ang hingi natin kay Lord, pag humingi tayo, Lord, send your Holy Spirit. Amen? Ipadala mo yung Holy Spirit sa akin, lukuban ako, pagharian ako. Amen? At kapag dumating ng Holy Spirit, siya na ang magpipray sa atin. Tuturuan tayo magpray ng tama. Ililid tayo sa tamang prayer. Amen? Yun ang sinabi ng Panginoon eh. Sa Romans 8, chapter 8, verse
26, sabi dito, ipangalawa, kaya Holy Spirit ang dapat una nating hihilingin pag tayo'y nanalangin, lalo na in times na tayo nagwo-worry, eto, bibigyan tayo kasi ng kapangyarihan o power. O, di ba? Sabi ng Panginoon, Acts chapter 1, verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. O, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Ang ibig sabihin nito, kapag ang Holy Spirit ay sumaati na, mga kapatid, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na maging witness. Kaya meron tayong ipapatutoy kasi nagtatagumpay tayo eh. Magiging witness tayo ni Lord na sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa atin, ng tulong ng Espiritu Santo, na pagtatagumpayan natin yung mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan, yung mga kaguluhan na yan. Bakit? Hindi sa ganun sarili natin. Magiging witness tayo, mapararangalan natin ang Diyos. Amen? Bakit? Kasi ang Holy Spirit ang dumulog sa atin sa harapan ng Diyos at nagbigay sa atin ng kapangyarihan para magtagumpay sa anumang magawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ng Diablo. Kasi kadalasan, mga kapatid, kapag hindi tayo nagpipray, yung kalooban ng ating kaaway at itong demonyo na ito ang nagaganap. Amen? Bakit? Wala yung intervention ng Holy Spirit that empowers us. Amen? Okay. Now, ito. Kasi, sabi sa Philippians chapter 4, verse 12, alam ko kung, sabi ni San Pablo ha, sa mga taga-Pilipos, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. O, di ba? Ano yung lakas na kaloob ni Kristo? The Holy Spirit. The Holy Spirit. Amen? Yun na nagbibigay sa atin ng power, ng kapangyarihan na magtagumpay. Siya rin na nagbibigay sa atin, mga kapatid, nang siya rin na nag-intervene sa atin o nag-intercede sa atin para manalangin. Amen? Ang tama. Amen? At siya rin na mamamagitan sa atin, sabi doon sa Romans chapter 8, verses 26 to 27. Yun, siya rin dudulog eh. Amen po? Okay. So, una nating hihilingin ay ang Holy Spirit. Amen po? Pangalawang hihilingin natin ay ito, mga kapatid, talino. Talino. O, meron ka ng kapangyarihan galing sa Holy Spirit. Ang isa mong hihilingin pa ay talino naman. Bakit? Para ma-solve mo yung ano, para maka-exit ka dyan. Ibig sabihin, para magtagumpay ka dyan, kailangan mo ng karunungan na galing sa Diyos. Kapag ang pinairal natin yung karunungan ng mundo, nako, maaaring ma-solve mo nga yung problema mo, pero ang kapalit nun, mas malaki pa ang problema. Tingnan nyo, di ba maraming ganyan? May utang, ang turo ng mundo. Mangutang ka na mas marami. Takpan mo yung una mong utang at pagkatapos ay, mayroon ka pang natira. O, di ba? Pero, sa totoo lang, mas lumaki ang iyong problema. Klaro po ba, mga kapatid? Naniniwala ko. Eh, totoo yan. Dinaanan ko yan, mga ganyan eh. Amen. Yan ang solusyon ng mundo. Pero ang solusyon ng Panginoon, hindi. Bakit? Sabi ng Panginoon, pakinggan nyo mabuti ha. Sabi ni Lord, huwag daw nating ipangako, huwag ipagyabang ang bukas, kaya ayaw ni Lord nangungutang. Ayaw ni Lord nangungutang. Sa totoo lang yan. Bakit? Hindi mo alam ang bukas. Amen? Hindi mo, pwede ka, pag ikaw pa naman nangutang, sigurado yan, mangangako ka kung kailan ka magbabayad. Ay ngayon, paano mo masasabing sigurado ka makababayad? Ay hindi mo nga alam ang bukas. Sabi ng Panginoon yan eh. Sabi sa Proverbs chapter 27 yata, verse 1, sabi doon, do not boast for tomorrow. Huwag niyo ipagyabang ang bukas because nobody knows what is going to happen in the future. Hindi natin alam eh. O, di ba? Kuha niyo po, mga kapatid. O, kaya sabi nga ng Panginoon, kung loloobin ng Panginoon, dapat ganun ang sinasabi natin. Amen? Kaya turuan ko kayo, pag kayo mangungutang at tinanong sa inyo kung kailan niyo babayaran, sasabihin niyo, kung loloobin ng Diyos,
Babayaran ko yan. Ay, sigurado yan, di kayo pauutangin. Amen po. O, nakaiwas kayo sa pangungutang. O, wala kayong problema pangungutang. Bagkos, ang susunod natin gagawin ay ito. Pakinggan nyo mabuti ha, mga kapatid ko. So, nag-pray tayo, humingi tayo ng Holy Spirit, at humingi din tayo ng talino. Sabi dito sa James chapter 1, verse 5, kung, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, o talino, karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. O, di ba? Nahihingi yung talino. Lord, teach me. Lord, bigyan mo ko ng karunungan para masolve ko itong problemang ito. Amen? Itong aking pinagdaraanan ito. Klaro po ba, mga kapatid? Oh, mahalaga yan. Para hindi yung karunungan ng mundo, huwag kayo magtatanong doon sa mga hindi lingkod ng Panginoon, hindi mga namumuhay sa kabanalan. Nako, delikado yan kapag tinanong ninyo, humingi ko yun ng advice doon sa mga makasanlibutan. Ay, tuturuan kayo ng pamamaraang makasanlibutan. Ay, nako, mga kapatid, bandang huli, mapapansin nyo, hindi naman talaga totally na-solve yung problema nyo eh. Mas nadagdagan pa, nagbago lang ng anyo, nagbago lamang ng klase, yung inyong problema, but just the same, naroon pa rin ang problema. Hindi talagang nakalaya. Amen? Kaya, yun, iikot na naman. Kakabahan ka na naman, mababalisa ka na naman, o di ikot-ikot lang. Amen? Okay, so, ngayon, so, ang una, di ba, pray. O, yun, pagka dumarating yung sandali na papasok niyo yung kabalisahan, ang unang turo sa atin ng Panginoon, pray. Amen po? At alam na natin kung anong ipagpipray. Amen? The Holy Spirit at talino. Amen? Karunungan. Amen? Yun ang ating hihilingin sa Panginoon. Hindi yung kung ano-anong bagay. Pangalawa, kapag nakapag-pray na tayo, ano ang gagawin natin? Isa pa. Oh, para ma-overcome natin, mapagtagumpayan natin yung kabalisahan. Abay, maging busy tayo para sa gawain ng Panginoon. Alam niyo kapag tayo ay, ibig sabihin, na malagi lang sa isang lugar, ba, nagkulong ka sa kwarto, naku, kakausapin ka na naman ng demonyo. Kahit nag-pray ka na, kakausapin ka na naman ng demonyo. Hindi, ibabalik na naman yung kabalisahan mo. Amen? Ibabalik na siya. Ayaw niya ang tayo napapanatag eh. Tuwan-tuwa ang demonyo kasi kapag tayo nababalisa, kapag tayo natataranta, kapag tayo ay nagugulumihanan. Bakit? Eh kasi nga mas madali tayong akayin ng Diablo na magkasala pa. Yung makagawa tayo ng sablay, makagawa tayo ng labag sa kalooban ng Diyos. Katulad nga ni Pedro. Amen? At yung iba pa na karakter sa Bible na nung nabalisa, nakumali ang ginawa. Amen? Ang dami pong istorya sa Bible. Hindi ko naman maisa-isa yan, mga kapatid. Amen? Okay. So, ang gagawin natin, yung ating busy-busy sa pag-iisip ng solusyon, mga kapatid, busyhin natin, mga kapatid, sa pag-iisip ng gawain ng Panginoon. Amen? Ibigawin natin busy yung isipan natin kung paano makakatulong sa gawain ng Panginoon, kung paano magiging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita, sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Yun ang ating pagtuunan. Makikita ninyo, mawawala, ma-overcome mo yung iyong kabalisahan. Bakit? Napapalitan ng ibang iniisip eh. Instead ang iniisip mo yung problema mo, mga kapatid, ay ang iniisip mo na ngayon eh, yung kung paano yung gawain ng Panginoon o paano ka lalago sa pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, tingnan niyo ha. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi na masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. O, hindi masasayang. Ibig sabihin, may balik yun. Ay, syempre, ang balik ay mabuti. O, amen? O, ay dahil naglilingkod ka sa Panginoon, o, di ba ang Panginoon eh, sabi nga ng Panginoon eh, yung mga gagawa, yung gumagawa para sa Kanyang ubasan, ay Kanya sinusweldohan. Sabi ni Lord John. Amen? Kaya walang nasasayang na paglilingkod eh. Amen po. Basta, ang mahalaga gumagawa ka, na wala na yung kabalisahan mo, mayroon pang biyayang darating sa iyo. Bakit? Sapagkat may sukli ang Panginoon sa bawat paglilingkod ng kanyang mga lingkod. Amen po. Kaya hanap tayo dapat lagi ng
ng paraan para makapaglingkod sa Panginoon. Kaya nga tinuturuan ko, ini-encourage ko kayo eh, na every time manonood tayo, makikipagnilay tayo, share ninyo, naglilingkod na kayo sa Panginoon. O, instead na iniisip niyo yung problema niyo, iniisipin niyo, kanino ko papakaya pwedeng i-share itong ano, itong video na ito. Maraming nababalisa, maraming gusto, pwedeng akayin pa, palapit sa Panginoon. I-share ko itong mga video, balik-balikan ko yung ibang mga video ni Brother Ding at ano, i-share ko nang i-share do sa mga kakilala ko, sa mga aking mga friends sa FB. Oh, di ba? Nakukuha niyo po mga kapatid? Oh, sa ganung paraan ang Panginoon naman ay magsusukli sa atin mga effort. Yun yun. Amen. So, sa ganung paraan, mga kapatid, aba, ipinagpapala na tayo ng Diyos. Amen po. Alam ng Diyos ang isusukli sa atin. Siyempre, yung kailangan natin. Hindi man tayo bibigyan ng din natin kailangan eh. Bakit? Sinabi doon sa ating binasa kanina, hindi pa man natin hiningi, alam na ng Diyos ang ating kailangan. Di ba, mga kapatid? Oh. So, tingnan nyo. Isa pang gagawin, ito, sabi doon eh, para maging busy tayo, ito, sabi doon, Hebrews chapter 10, verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya na nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, yun ang maliwanag yun. Gawin nating busy ang ating sarili sa mga gawain ng Panginoon. Kung hindi man tayo naglilingkod, nakikinig naman tayo ng salita ng Diyos. Okay, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Okay, nagninilay tayo ng salita ng Diyos. Okay, nagsishare tayo ng salita ng Diyos. Amen. Maraming paraan para tayo makapaglingkod sa Panginoon. O, punta tayo sa simbahan natin, di ba? O, mayroon pwedeng gawin tayo doon. May contribute tayo doon kung paano tayo makakatulong sa ating simbahan, di ba? Ang daming pwedeng gawin na mabibisi yung isipan mo. Instead na binibisi natin doon sa ating problema o sa ating kinababalisahan. In that way, mga kapatid, surely, ma-overcome natin yung ating worries. Amen? Pangatlo na dapat gawin. So, ang una, pray. Pangalawa, maging busy tayo sa Panginoon. Pangatlo, bumabad tayo sa mga kapatid na malalalim ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Huwag kayong bababad doon sa mabababaw ang pananampalataya. Kung bababa din lang kayo, ibig sabihin mag-spend kayo ng time, di ba? Mag-spend kayo ng kung ano mga oras ninyo, panahon nyo sa Panginoon, sa inyo sarili, sa doon sa mga taong yun, ay doon nyo gugulin, makisangkot kayo doon sa mga malalalim ang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Oh, sabi ng Panginoon, pakinggan nyo to. 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Sabi daw, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? O, di ba? Pinapipili tayo ng Panginoon, dapat iwasan natin yung mga makapagpapahina pa ng ating pananampalataya, ng ating pagtitiwala sa Diyos. Amen? Baka ang makausap mo pa, problemado rin, di ba? Baka makausap mo pa, mas mahina ang pananampalataya sa kayo, kaysa iyo, di hahatakin ka pa niyan, pababa. Ibig sabihin, instead na lumalakas ka, lalo ka man lulupay-pay. Amen? Sa halip na nakakuha ka ng solusyon sa iyong problema, ay naku, nadagdagan ka pa ng problema. Bakit? Inihinga sa iyo noong mga taong walang pananampalataya sa Panginoon ang kanilang problema sa iyo. So, ano nangyari? Ano magiging resulta noon? Di ba? Lalo tayo manlulupay-pay instead na lumalakas pa tayo. Whereas kung tayo, mga kapatid, ay bababa doon sa mga taong may pananampalataya. Amen? Sila lagi ang kasakasama, kausap-usap natin. Amen? Kaya napakahalagang nag-i-involve tayo sa gawain ng Panginoon eh. Kasi sa gawain ng Panginoon, doon tayo makakatagpo ng mga tao na talagang may pananampalataya, may pagkapit sa Diyos, may pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Yung malalakas, yung hindi kaunting yanig lamang ay natutumba na, hindi yung kaunting bagyo lamang ay hangin lamang ay nabuwal na. Amen? Maliwanag po ba, mga kapatid? Tingnan nyo, halimbawa, mga kapatid ko sa Panginoon, subukan ninyo, sumama kayo doon sa mga mahihina ang pananampalataya na langgi na lamang pinagkukwentuhanan ay yung mga bagay na nakapanghihina, nakakatakot. Lalo na ngayon, may mga bagong
variants ng COVID dito sa Pilipinas, naku, ang dami na namang natatakot, ang dami na namang nababalisa. Paano kaya yan? Naku, paano? Magsasarado na naman kami ng negosyo namin. Saan na naman kami kukuha ng ganito? Ayan, di ba? Ay kung yan ang makakausap ng lahat ng mga natatakot na yan, lalakas ka ba? Magtatagumpay ka ba doon sa kabalisan mo? Hindi. Lalo lamang magiging magsusuport lamang, lalo magpapalago yun ng iyong kabalisahan, yung mga naririnig mo. Amen? Whereas kung ang lagi mong kasakasama ay matatatag, mga kapatid, sigurado yun, lalakas ka at magtatagumpay. Amen? Okay. And ito, of course, ito, pakinggan mo ha. So, pang-apat na dapat gawin, at ito ang higit na pinakamahalaga. Ano yun? Sumampalataya tayo ng lubos sa Diyos. Sumampalataya. Paano yun? Sabi dito sa John chapter 14, verse 1, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sabi ito, maliwanag ito. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sabi ni Jesus yun. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. O yan. Anong sasampalatayanan natin sa Diyos? Unang-una, sampalataya na natin yung kapangyarihan ng Diyos na walang mahirap at walang imposible sa Diyos. Sabi ng Panginoon, Luke chapter 1 verse 37, sabi dito, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Nothing is impossible with God. Sumpalataya na natin, gaano man katindi yung ating pinagdaraanan, nagbibigay sa akin ng kabalisahan, lagi sasabihin, ako'y naniniwala, kaya ni Lord yan, madali lang yan kay Lord. Walang mahirap kasi kay Lord. O, diba sabi sa Jeremiah chapter 32, verse 27, sabi ng Panginoon, eto, si Lord na nagsabi nito, ako si Yahweh, sabi niya, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. O, sampalatayanan natin na walang bagay na mahirap sa Diyos. Lahat madali. Ang katunayan, mga kapatid, gaano makatindi ang nakikita at pinagdaraanan natin problema na yan, tandaan po natin, wala pa sa katitingnan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Napakaraming patunay yan. Na ang Panginoon ay naghihimala. Kung hindi ako nakakaranas ng mga himala, magtatagal ba ako maglingkod nito? 29 years na po ako naglilingkod? 29 years na po ako naglilingkod. Ano yun? Ibig sabihin, full time yun. Ibig sabihin, hindi ako naghanap ng ibang pagkakaabalahan. Talaga nakatutok lang sa paglilingkod ng Panginoon. Kahit ngayong pandemya, hindi kami pinabayaan ng Panginoon, lalo pa nga dumami ang mga himala ngayong pandemyang ito, kung saan wala kaming matatakbuhan, wala kaming maaasahan kung sino-sino, pero ang Panginoon, tapat ang Diyos. Amen po. Amen? Nakaasa lang. Ginagawa ko lang yung sinasabi ko sa inyo. Ano yung ginagawa ko, mga kapatid? First and foremost, ay mga kapatid, ay una sa listahan ay pray. Amen? Spend more time in prayer. Amen? Pangalawa, mga kapatid, tandaan natin, pangalawa, maging busy tayo. Maging busy tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Pangatlo, iiwas kayo doon sa mga taong hindi naman makapagpapalakas ng inyong pananampalataya. At pang-apat, eto, magsumampalataya tayo ng lubos. Saan? Sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, uulitin ko ha, sabi ni Yahweh, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon nothing is impossible to those who believe. Mark chapter 9 verse 23. Walang imposible sa mga taong sumasampalataya. Maliwanag po? Kaya nga sabi ng Panginoon, ano man ang hingin nyo? Mark chapter 11. Mark chapter 11 sabi ng Panginoon, verse 24. Ano man ang hingin nyo sa panalangin, manalig kayo o sumampalataya kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap na ninyo. Because nothing is impossible with God. Amen. Pangalawa na dapat nating sampalatayanan, yung plano ng Diyos. Sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa.
Tandaan natin, may plano po ang Panginoon kung bakit niya pinapahintulot niyan. May purpose siya, may plano siya, may niluluto siya. Amen po. At kapag ang Panginoon ang plano, mabuti po ang plano niya, mabuti. Magtiwala po tayo, may ginagawa siya, may gusto siyang mangyari. Amen po. Para sa atin yon, para sa ating kabubuti yon. Tandaan po natin yon. So tiwala lang tayo, relax lang tayo. Pagtiwalaan natin yung plano niya. Amen? Wala siyang masamang plano. Lahat ng plano niya, mabuti. Just relax. Amen? O, pangatlo, nagagawin natin. Magtiwala tayo. Anong pagtitiwalaan natin? Anong pagsasampalatayan natin? Yung pamamaraan ng Panginoon. Iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Amen? Kaya, kung mga kapatid ko sa Panginoon, kung paano gagawin ng Panginoon yung pag-solve sa ating problema, sa ating kinababalasyahan, huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Amen? Sabi sa Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. Sabi dito, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay higit, ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Di pa po ba yung magtiwala tayo doon sa kanyang pamamaraan? Amen? Kung paano niya sosolve niyan? Basta hiningi natin, Lord, nagtitiwala po ako, ipagkakaloob mo yung aking kahilingan, yung aking masosolve ko ito. Tingnan niyo, ma-overcome niyo yung inyong kabalisahan. Bakit? Sapagkat wala nang imposible sa Panginoon. May planong maganda ang Panginoon. Tapos iba ang pamamaraan ng Panginoon. Hayaan niyo lang si Lord kung paano gagawin ni Lord dyan. Amen? Just wait lang. No, amen. Paubayan natin sa Panginoon, magtiwala tayo ng lubusan. At isa pang pagtitiwala natin, yung katapatan ng pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, walang humihingi sa kanya. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 7, sabi doon, humingi kayo at kayo bibigyan. Kumato kayo at kayo pagbubuksan, sabi ng Panginoon. Kung kayo na masasama ay nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang amang nasa langit? Panaligan natin yung pangakong yun, na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 13, verse 5, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Sabi ni Lord John. Amen? Sabi ng Panginoon, Numbers 23:19, sabi doon, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So, magtiwala tayo doon sa kanyang pangako. Amen? Pangako niya hindi tayo iiwan. Ano man ang hiningi natin? Sabi ng Panginoon, hindi pa man ninyo hiningi. Alam ko na. Alam ko na. Ang gusto ko, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Okay. At panghuli, ito. Magtiwala tayo sa napakalaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakalaki po ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Hindi kayang sukatin, sabi nga ng Panginoon, John chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako ni Lord dyan. Kaya nga sabi niya sa Romans, sa tindi ng kanyang pagmamahal, yung kanyang anak hindi niya pinanginayangan eh. Ipinagkaloob niya sa atin eh. Amen? Kaya sabi sa Romans chapter 8, verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Diba? Ang liwanag, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? Kaya huwag tayo mabalisa, bagkos ibigay natin yung buo natin pagtitiwala sa Panginoon. Amen? At kayo aanyayahan ko sa isang panalangin ng buong pagtitiwala. Tandaan natin, magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. Amen po. Sa Kanya walang imposible. Wala sa Kanya mahirap, madali lang. Amen. Pag nagtitiwala tayo, mangyayari yan. Pag nagtiwala tayo, sinabi ni Lord yan, nothing is impossible to those who trust in the Lord. Amen? Secondly, mga kapatid, magtiwala tayong mayroon siyang magandang plano. Amen? Pangatlo, magtiwala tayong tapat ang Diyos. Hindi siya sumisira sa pangako. Amen? Tapos, magtiwala tayong mahal na mahal tayo ng Panginoon. Maliwanag po ba? May pamamaraan ng Panginoon na hindi natin alam. Basta, ang hinahiling lang sa atin, magtiwala tayo, manalig tayo, sumampalataya tayo sa Diyos. Amen? Okay, lumapit po tayo sa Panginoon at manalig tayo na
may magagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, Lord, alam po namin, inaamin po namin, may mga pagkakataon nga talagang nababalisa kami. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na hindi namin namamalayan. Yun pala ay tanda ng aming pagdududa sa iyo. Tanda ng aming kawalang pananampalataya sa iyo. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Lord, hindi namin alam na sasaktan ka namin. Hindi namin namamalayan, Panginoon. Lord, ipinapahiya ka namin. Parang sinasabi namin, Panginoon, na hindi ka mapagtitiwalaan. Kaya naman, may mga pagkakataon, Panginoon, pag nagkakaroon kami ng kabalisan, gumagawa kami namin ng sarili namin, diskarte. Kahit na alam namin, hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa sandali pong ito, lumalapit kami sa iyo ng buong kababaang loob at pagsusumamo, pagmamakaawa. Kaisa ko po ang aking mga kanila ngayon, saan man sila naroon ngayon, nasa ibang bansa man sila. Panginoon, I pray, Lord, kaming lahat, kahabagan niyo po. Alam mo ang pinagdaraanan ng bawat isa, Lord. Alam mo ang problema ng bawat isa. Kilala mo ang mga may karamdaman. Kilala mo yung mga nangangailangan, Panginoon. Lord, I pray, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, isinasamo ko po, unang-una, puspusin mo kami ng Espiritu Santo at bigyan kami ng karunungan, kapangyarihan. Holy Spirit, please, puspusin mo kami ng iyong grasya. Empower us and enable us para magawa namin kung ano yung ayon sa iyong kalooban, yung ayon sa inyong pamamaraan. Give us the wisdom. Bigyan nyo kami ng karunong katalinuhan upang hindi mamali ang aming mga hakbang, Panginoon. Hindi maging labag sa iyong pamamaraan. Sa ngalan ni Jesus, Ama, please, alam ko po, Panginoon, walang mahirap sa iyo. Walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Sino man ang kapatid ko, Panginoon, na may karamdaman ngayon, Lord, I pray, abutin mo po ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Ano man ang kanilang karamdaman, sa ulo man yan, Panginoon, sa leeg, sa dibdib, sa bituka, Panginoon, sa puso, kahit sa ang bahagi ng katawan, internal man at external, Panginoon, sa buto, sa laman, sa dugo, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. I pray, Lord, touch them and heal them, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Dalangin ko rin, Panginoon, na yung mga tubig, Lord, sa oras na ito na inihanda nila, Panginoon, ay iyo pong hipuin, Panginoon. Pati itong mga tubig na ito nasa harapan ko, Panginoon, pagpalain niyo po't gawing instrumento ng kagalingan para sa ibang may karamdaman din, Panginoon, at kapayapaan sa mga wala nito, kalakasan, kasiglahan, Panginoon, sa nangangailangan ito. Please, O Lord, Lord, kalusugan sa mga nagmimiti ng kalusugan, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus, at doon sa mga hindi makatulog, gamitin niyo rin po rito para makapagpahinga sila ng mahimbing, Panginoon, may bagong kalakasan pagkagising. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, I pray, pagpalain nyo rin yung mga may pangangailangan, Panginoon. Please, Lord, pagkalob nyo po ng higit pa sa sapat ng sila may ma-share din sa iba. Gumawa ka po kung kinakailangan ng himala, Lord, mas maganda sapagkat lalong mapararangalan ang iyong dakilang pangalan. Lalong lalalim ang pananampalataya ng bawat kapatid kong kanilay ko ngayon. At ang kanilang buong sambayan, I pray, Lord, inilalapit ko rin po sa inyo ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay na sila man makakilala sa iyo, sila man sumampalataya sa iyo, sila man magbalik loob sa iyo. With you, nothing is impossible, Lord. With you, nothing is impossible. Lord, I pray, have mercy. Have mercy, Panginoon. Lalo ngayong
Lord, may ganitong sitwasyon na naman sa aming bansang Pilipinas, Lord. Kayo na po, Panginoon. Ang kumilos ang kamay niyo na po, Panginoon. Ang magbura, magtunaw ng mga virus na itong kumakalat na naman sa aming bansa at sa buong daigdig. Dalangin po namin, Lord, mahabag ka po sa aming lahat. At ang sabi mo, Lord, kapag kami nanalig, hindi kami mabibigo. Kaya ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po kami sa katugunan ng aming panalangin ito. In Jesus' name, lahat na may problema, Lord, ipinagkaloob mo na ang solusyon sa kanilang mga problema, higit pa sa kanilang inaasahan. Parangalan mong muli ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Parangalan mo po sa pamamagitan ng mga himalang ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus, amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Muli sa iyo lahat ang karangal at kapurihan magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen at amen. Maraming maraming salamat mga kapatid at pumanatag po tayo. Nothing is impossible with God. Tatandaan niyo po yan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kaya share niyo ulit itong video na ito at magkatulong po tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po? Maraming maraming salamat at nawa, kita-kita ulit tayo sa susunod na ating pagninilay, mga kanilay. God bless po, lalo yung mga nasa ibang bansa at na nasa malayong lugar. Amen and amen. God bless po.